Ang lamig-lamig, bumili ng ice cream. Kukuha kami ng aming marriage certificate. Wala tayong pa-party. Wala naman tayong friends. It's official, I'm Mrs. 99. Good morning mga langga! Kamusta kayong lahat? So, today is Monday and nagising si Princess. Nakabukas niya lang ng pintuan. Good morning nga. Good morning. Kakaalis lang ni Dad. So, kakaalis lang ni Mark. Aga siya sa work. So, ako yung maghatid. Sundo kay Princess and maulan. Tingnan nyo, madilim pa. So, ayan, wala tayong vlog. Hindi ako nag-vlog for 2 weeks kasi marami akong ginagawa dito sa bahay. Yeah, baka sabihin nyo, andito lang ako sa bahay. Dami kong ginagawa dito. Madami talaga akong ginagawa dito sa bahay. So, yeah. And then, last week, wala din dito si Mark. So, ako din negative sundo kay Princess. And, yeah, hindi na ako nag-vlog. Kasi meron kasi kaming inaasikaso ngayon. And, yeah. Kaya na-busy na. So, yun. Mag-vlog tayo. And this week is my birthday. Birthday ko sa Thursday. So, na-excite ako sa birthday ko, di ba? So, I'm turning 31 this Thursday. Parang kailan lang nag-30 ako last year. And 31 na ako soon. In a few days time. So, yun. I don't feel na more than 30 na ako. Parang wala lang. Parang feeling ko nasa ano pa rin ako, early 20s. Diba? But anyway. So, same routine. Magluluto ako ng lunch ni Princess. And, gagawa ako ng kanyang Milo. Nagtatahi-tahi din kasi ako, kaya nabibisi ako pag nagtahi na din kasi ako. Wala na, nakakalimutan ko ng mag-vlog. And yan yung tinahi ko kahapon. Parang everyday pambahay. Pero yung short, pwede din siyang panglabas. Gagawa nga ako ng top na, yung crop top. Ito kasi ginawa ko is t-shirt. So, yan. Sana yung tripod ko. Masakit kasi yung kamay ko. So, in the morning, malangga, yung ginagawa ko, nilalagyan ko yung tubig ng lemon, and then, nilalagyan ko ng chai seed. And, binababad ko lang siya for a few minutes, and then, inumin ko na. So, naglalagay lang ako ng mga 1 teaspoon. So, ganun yan na yung itsura niya. Ewan ko kung nakikita niya. Ayan. Parang na ganun na ba? Hello mga langga, nahatid ko na si Princess kanina pa, pero natagalan ako sa phone kasi tumawag ako sa, ano ba tawag dun? Australian Immunization kasi yung aking certificate, hindi ko siya, kasi nagtry kaming mag-request ng certificate ni Mark. So siya, meron na siya pag magta-travel ka overseas. So meron na si Mark, ako wala. Tinry ko na. Ilang beses na siguro, 20 times, more than 20. Ayaw talaga. Kasi, tinawagan ko sila and may igit isang oras din ako sa phone.
Ang tagal din kasi akong naghintay. And hindi nila maayos. So sabi niya, puntahan ko daw yung Medicare. Nanginginig ako sa lamig. Puntahan ko daw yung Medicare. So pupuntahan ko na lang today. Dapat magtatahi ako. Mamaya na lang ako magtatahi. So puntahan ko muna kasi syempre gusto ko na ding maayos to. Kasi kailangan ko din yan eh. Soon. Kasi mag-travel din kami overseas soon. So kailangan ko yung aking international vaccine certificate. So ayusin ko na now. Punta muna ako ng Medicare and then balik ako dito sa bahay. Sana maayos nila. Kasi mamaya, lalabas din kasi kami ni Mark. So, tinext ko siya na pupunta na lang ako ng Medicare mag-isa. And baka mahaba yung pila si Mark kasi ayaw niya yung naghihintay ng matagal. So, ako na lang pupunta ng Medicare and then mamaya. Kasi pupunta kami ng ano ba tawag doon? Death, birth, and marriage. Ganun. Para kukuha kami ng aming marriage certificate. So, magre-request na si Mark. Excited talaga si Mark. Gusto niya kasi na mapalitan yung aking pangalan soon. Pero yung passport ko sa ano na, next year ko na lang papalitan yung last name ko. Pero sabi niya, palitan na daw namin yung ano ko, yung learner's permit, Medicare, BUPA, ganun. So, palitan na daw namin. Kaya magre-request na siya ng marriage certificate, o, diba? Excited talaga si Marky. So anyway, mga langga, lalabas muna ako. Punta muna ako ng Medicare and balik ako dito sa bahay. Magkano na lang ako Uber? Tingnan ko nga kung magkano. Kasi baka mamaya mahal pa eh. Medicare. Tama ba to? Yung sa Henley. Saan nga kami pumunta nun? Yung sa my Henley beach pala yun. Beach road. Okay. $10 yung papunta doon. So, mag-Uber na lang ako. And balikan ko kayo. Dalhin ko yung camera ko. Just in case na mag-vlog ako. So, naka-uwi na ako mga langga. And okay na yung ano ko. Meron na akong international vaccine certificate. Pero binigay sa akin is yung copy. Copy lang. And binigyan niya ako 3 copy. Tapos, tinry ko sa sa phone ko. Mag-request ng international vaccine certificate. Ayaw pa rin. So, ang gagawin ko, apipicturan ko na lang yan and save ko sa phone ko. So, nagluluto lang ako ng early lunch. 11 a.m. na. And nagutom kasi ako. And bumili lang ako ng bread, yung super seed roll. Gusto ko kasi yung bread na to. Ang dami niyang seeds. And masarap siya. Early lunch, egg, and yung bread, tapos tea. And then after nito, meron kasi akong biniling scone. So yun yung kakainin ko after nito. Parang luma yung bread. Kain. Andito kami sa labas, mabibin na kami. Andito kami sa Dumplings R Us. Kuya? Yeah. One of your 5 pulses. So maglalaksa ulit ako. Hindi ko alam kung ano yung order ni Mark. Si Princess, alam, dumplings yung kanya. Dumplings in laksa. No. That means the lax noodle soup. Yeah, it's not. It's pork. I said pork dumplings and lax noodle soup. Yes.
Because you last want, time we... And you want 15? No, 2. 4. 5. Thank you so much. So, gutom na gutom ako malamda. That's true. Hindi na kasi ako kumain ulit after kong kumain kanina ng eggs tsaka yung tinapay. Akala ko sapat na yun. Hindi pala. Papunta kami dito, parang mahimatay ako sa buto. Sabi ni Mark, bakit hindi daw ako kumain? Sabi niya, nagtitipid ba daw ako or nagda-diet? Sabi ko, both. And then si Princess. So, andito na yung kay Mark. What's that love? I'll say this one. Fried chicken? Okay. Fried chicken. Yeah, I just have laksa. Okay. So, andito na yung akin, laksa. And kay Princess, dumplings. Chili chicken with peanuts. Yeah. Kain. Kain. Malabo. Na nyo bumili ng ice cream. Ang lamig-lamig bumili ng ice cream. Ano? Uwi na kami. Hello mga langga. So kanina ko pa hinintay si Mark na matapos sa kanyang work before akong mag-vlog. Kasi nag-work kasi siya kanina. Kakatapos niya lang. Pero kanina pa. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi sa akin na tapos ka na pala? Sabi ko, naghihintay ako sa'yo matapos para makapag-vlog ako. Ayun nga, nakuha na namin yung aming marriage certificate. Ang dali lang. So, pumunta lang kami dun sa, what's that called again lang? Death, birth, marriages? Sa city. And then pagdating namin doon, nag-fill up lang kami ng form, parang request form, and then yun, ni-request namin na kukunin namin agad yung certificate. So ito, nakuha na namin siya, hindi ko lang papakita. Ang bayad dito is $99 for this. Yeah. So anyway, so yun, binayaran namin to ng $99 para makuha namin agad-agad. Kasi kung maghihintay ka ng 7 days, babayaran mo is $55. So kinuha na lang namin. So isang copy lang yung na-request namin. Pwede ka naman mag-request again eh. Pero ang dali lang, no? Kasi makukuha mo talaga agad yung certificate. So, ayun mga langga. So, it's official. I'm Mrs. Na. Hindi na ako Miss anymore. Mrs. Y na tayo. Hindi na tayo Miss. So, yung ginawa namin kanina, pumunta kami dun sa Westpac. Pinapalitan namin yung aking last name. So, yun yung inuna namin. Bukas, pupunta ako dun sa, para sa learner's permit ko. Papalitan ko din. Bukas na. Kasi sabi ko sa kanya, mag-practice muna ako ng signature. Kasi hindi ko pa alam kung anong signature yung gagawin ko. Ngayong, iba na yung aking last name. Kasi I'm sure na magsasign ka ng yung bago mo ng signature dun sa para sa learner's permit ko. So, yun. So, anyway, mga langga. So, yun, sa Thursday, birthday ko na. And hindi ko pa alam kung ano yung ganap namin. Wala silang sinasabi sa akin. I think mayroon silang pa-surprise. Nag-ano nga si Princess, sabi ko sa kanya, mag-ingat ka, baka masabi mo sa akin kung ano yung surprise nyo. Hindi nyo naman nabanggit sa akin. Kasi meron silang secret-secret na dalawa. So, we'll see sa Thursday kung ano ba yun. Pero may pasok si Princess sa Thursday. Si Mark, hindi siya papasok. Talagang nag-work from home siya para sa aking birthday, di ba? And kami lang yung magsi-celebrate ng birthday ko. Tatlo lang kami. Wala tayong pa-party.
Wala naman tayong friends. Meron naman akong friends. Meron akong dalawang friends. And pero ang gusto ko this year sa birthday ko, kami lang mag-celebrate ni Mark and Princess. So ayun. Anyway, nabili ko pala tong fabrics na to kahapon. Pumunta kami sa ano, sa Spotlight kasi nagtatahi ako ng mga dresses this week. Hindi nga ako nakapag-upload sa Sewing channel ko eh. Meron akong tinatahi na dress. Yun nga kanina yung pinakita ko sa inyo, yung set na top tapos short. Ine-edit ko pa lang yung video kasi na-busy ako last week and hindi ako nakapag-edit. So ito, gagawin ko din to maybe this week, pero meron akong ginagawa dun kanina. Pakita ko na lang sa inyo bukas. And then, ito din. Kasi naka-sale. Lagi naman kasing sale sa Spotlight eh. So yan, maganda talaga mamili sa Spotlight ng mga fabrics kasi yun nga, lagi silang may sale. Yan. Pero dapat, member ka. And then, ito. Siyang white. So, meron na akong naiisip na gagawin dito. So, anyway, mga langga, mawapos sa vlog na. So, thank you so much for watching. And, hope to see you on my next one. I think magpa-vlog ako tomorrow or maybe Wednesday. So, yeah. So, enjoy lang, Manteca. Good night, mga langga. Bye!